Yung first midweek po natin, atin pong natakel ang trust the process, stand in the promise. Ayan. Tinakel po yan ng ating pong kapatiran na si Sister Lita. At napakaganda po ng kanya pong na-share nung midweek po, first midweek po natin. At ang second po is journey of faith. Ayan. At alam ko po, napakarami po nating nakuha na lesson sa buhay po ni Moses. Amen po. At ngayong gabi po, atin po namang pag-usapan ang pangatlo po na talaga naman po nagpakita po ng pambihirang pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ito po yung grabe. Sa lahat po ng mga nakilala ko sa Biblia, isa po talaga siya sa grabe ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Amen. Atin po pag-usapan po ang buhay po ni Daniel. Ayan. Alam ko po na kilala niyo na siya. Pero nung pinag-aralan ko ulit siya, marami pa pala. Amen? Napakarami pala sa buhay niya na makukuha mo na, marami kang makukuha lesson, marami kang makukuha na encouragement mula kay Daniel. Pinamagatan ko po itong the power of faith. Alam niyo po bang may kapangyarihan po ang pananampalataya? Sa buhay po ni Daniel, ito po ay makikita at mahayag sa atin. Ating pong pag-usapan, sino po ba si Daniel? Ayan. Sino ba si Daniel? Si Daniel po ba ay sikat? Ayan, nakita natin sa telebisyon. Pero ito po sa Biblia, sikat po talaga siya sa kanyang kapanahunan. According to the Hebrew Bible, Daniel was a noble Jewish youth of Jerusalem taken into captivity by the Nebuchadnezzar of Babylon, serving the king and his successors with loyalty and ability until the time of Persian conqueror Cyrus, all the while remaining true to the God of Israel. Daniel was one of the elite. He had a very high education and was trained in all the branches of wisdom of the day. He was a wise man, an advisor in the personal service of Nebuchadnezzar. He is overseer over the province of Babylon and all the wise men and magicians in Babylonian kingdom. Daniel was also one of three satraps who ruled over the Persian kingdom. So, grabe po. Alam niyo po, kulang pa po yan. Yung mga bagay na katungkol po kay Daniel. At ipong basahin po. Si Daniel ay kabilang sa lipi ni Juda, ang kaya ng mga hari at maharlika, isa sa napiling maglingkod sa palasyo that time. Ang pumili po sa kanya po ay si Aspenas, pinuno po ng tauhan ng hari. Ito po ay matatagpuan po sa Daniel chapter 1 verse 1 to 6. Noong time po na yan, si Daniel po ay kabataan, walang kapansanan, makisik, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan. Sa Daniel 2:46-49, tagapamahala po siya sa isang dalawigan at pinakapuno ng mga pantas ng Babylonia. Sa Daniel 6:2, naging pangatlo sa hanay ng mga tagapamahala ng kaharian. Grabe po, si Daniel po ay matalino. At wala pong makita sa kanya ng kahit ano. According to my research po, yung pong si Daniel, yung weakness po na nakalagay po sa kanya is wala pong record. So grabe, walang record si Daniel. Grabe yung pagkakaistan niya sa kanyang pananampalataya. Grabe po, napaka-humble po yan na tao. Even po siya ay napakatalinong tao, grabe po, wala pong ibang naitata sa buhay niya kundi ang Panginoon. Amen. Ating pag-usapan, how God shows His power through Daniel's faith. In every difficult situations, trials and temptation, he never relied on himself or trusted in his own strength or wisdom. When faced with a dilemma, he prayed to God and asked God to show him His favor and compassion. God, do the three things in every situation to show His power through Daniel's faith. May tatlo pong bagay na ginagawa ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon sa buhay po ni Daniel. Number one is favor, two, protection, three, reward. Grabe po. Sa pamamagitan po ng pananampalataya ni Daniel sa Panginoong Diyos, itong tatlong bagay na ito, lagi po niyang nararanasan. At naniniwala ko, nararanasan po din niya. Once na ikaw ay nag-stand sa faith mo kay Lord. Amen! Grabe Lord! Sa pagpala kami nag-i-stand sa aming faith, may mga bagay ka palang ginagawa sa aming mga buhay. At di po ito basta-basta. Ito po yung kapangyarihan ng ating pananampalataya. Amen?
Sabi po sa Hebrew 11.33, dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupik sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nagkamit ng mga pinangako ng Diyos, nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon. Grabe. Literal po nangyari sa buhay ni Daniel, tumikom ang bunganga ng mga leon. Amen? Sa panon ba natin ngayon, may kaya pang patikumin ang Lord? Malalaman po natin yan kung tayo po itatayo sa ating pananampalataya. Amen. Let us talk about the power of faith. Dito po sa Daniel 1, verse 8 to 16, nung time po na yan ay pumipili na po ang hari ng mga maglilingkod sa palasyo. Sabi po rito, nung time po na yan is kailangan po silang i-train ng 3 years. Pero ito po nangyari po kay Daniel that time. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya burungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Nag-decide si Daniel ng time na yan na hindi siya kakain ng kahit anong pagkain na wala sa hari. Ang kanyang style, hindi niya durungisan ang kanyang sarili. Amen. Noong time po na yun, grabe yung ano, yung pagkaka-stand ni Daniel sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Even sa pagkain, grabe. Hindi siya pumayag na dungisan ang kanyang sarili na dahil lamang sa pagkain. Ano po ang nangyari sa verse 9? Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Nangyari po agad yung favor. Amen? Yung favor, binigay agad ng Panginoon. Bakit po? Kasi alam ni Lord na yung ginawa ni Daniel is para hindi madungisan ang kanyang sarili sa pagkain po nung time na yon, nung mga pagkain ng hari. Dahil yung mga karne, alak na galing sa hari, hindi niya yung tinanggap. Ang gusto niya, gulay at tubig lang. At nung nag-stand siya doon sa kanyang desisyon na yon, niloob ng Panginoon, kinalugdan pa siya. Amen? At pinagbigyan ni Aspenas. Ito po yung pinuno po ng tauhan ng hari. Pinagbigyan. Pero sa, alam niyo po, nung tahin po na yun, natatakot yung pinuno, yung tauhan ng hari. Kasi bakit? Pag nalaman na ginagawa niya yun, maaari siyang ipapatay ng hari. Pero dahil nga matibay ang desisyon ni Daniel na hindi siya kakain, alam niyo po bang sabi niya? Kung hindi mangyari yung bagay, alam mo yun, yung itatapat yung sila at sa mga kabataan na kanilang tinitrain. Kung makita na hindi sila lumusog, hindi lamang yung kanilang ang kanila pagiging healthy doon sa mga kabataan na yun, gawin nila yung nararapat. Kahit pala sila patayin, okay lang. Basta mag-stand lang siya doon sa kanyang faith. Grabe. Pero sa verse 15, ano po nangyari? At pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa mga kasiedad nilang pinakain ng pagkain na galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin galing sa hari. May protection, may reward pa. Amen? Yung protection na yun, hindi sila napahamak. Yung reward, yung tinugon sila ng Panginoon doon sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Amen. Amen po. Hamon, dito po sa ating pong verse, chapter 1, verse 8 to 16, diyan po natin mababasa kung paano po nitrain yung mga bago po maglingkod sa hari. Ang hamon po dito, tumayo tayo sa tama, ipaglaban ang pananampalataya. Kasi po, pag po tumayo tayo sa tama, ibibigay sa iyo ng Lord ang favor. At susunod ang protection, susunod ang reward. Amen. Pangalawang senaryo. Sa Daniel chapter 2, verse 12 to 16, ito po ng time na yan ay nanaginip si Haring Nebuchadnezzar. So alam naman po natin na noong time na yun is nanaginip siya at nagpatawag siya ng mga tagapayo, mga magician. Alam mo yun? Lahat tinawag niya, mga tawag din, nagpapaliwanag ng mga panaginip. Kaya noong time na yan, nagalit yung hari. Bakit po? Kasi po wala kahit sino ang makapagpaliwanag.
Sa verse 12 po, sabi po rito, dahil sa sagot na ito, nagalit ng husto ang hari, kaya't pinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Sa klaw na kautosang ito, ang lahat ng mga matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. So kasama doon si Daniel, doon sa papatayin. Dahil nga nagalit po yung hari. Dahil that time po, ang gusto po ng hari, huhulaan mo kung ano yung panaginipan niya. At ipapaliwanag mo kung ano yung ibig sabihin ng kanyang panaginip. So sabi po ng mga salamangkero ng time na yon, Diyos lang ang makagagawa niya. Buti alam nila, Diyos lang po talaga makagagawa niya. Sa verse 14 po, meron po rito ng anak, meron po senaryo dito na grabe yung faith dito ni Daniel. Kaya maingat na kinausap ni Daniel si Ariok, ang kapitan ng mga tanod ng hari na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Tinanong niya ito, bakit po nag-uutos ng ganito kabigat ang mahal na hari? At sinabi naman sa kanya ni Ariok ang dahilan. Dahil dito nagpunta si Daniel sa hari at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip na ito. Alam niyo po may favor agad doon. Bakit po? Yung paglapit po ni Daniel sa hari, pinagbigyan siya. Amen? May pabor agad galing sa Panginoon. Yung tatlong ito magkakasama kapag si Daniel kumikilos. Umaayon. Alam mo yun? Kasi alam ni Daniel, hindi siya pababayaan ng Diyos. Kilala ni Daniel ang Diyos. Amen? Pinagbigyan si Daniel at pagkatapos po, payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael, Azarias, sila po yung si Shadrach, Meshach, Abednego. Ang pangyayari, sinabi po ni Daniel pangyayaring ito. At hiniling po ni Daniel, tara mag-pray tayo. Nakausapin ako ng Diyos at ipaliwanag sa akin. Sabihin sa kanya ang panaginip ng hari at ihayag ng Diyos kung ano yung hiwaga na ito. Amen? Humingi siya ng tulong na manalangin. Kaya napakahalaga po ang panalangin. Kapag po pala tayo dumadaan sa pagsubok, napakaganda pong gawin po natin. Humiling tayo ng panalangin ng ating mga kapatiran. Mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Amen. Kasi tutugon ng Diyos eh. Noong time po na yun, tumugon ng Panginoon sa buhay po ni Daniel. Kinausap siya ng Diyos that time. Alam niyo po, nung kinausap siya ng Diyos, agad-agad po si Daniel nagpuri, nagpasalamat sa Panginoon. Ito po yung kagandahan sa ugali po ni Daniel. Every time natutugon siya ng Panginoon, nagpapasalamat siya sa Diyos, nagpupuri siya sa Panginoon. Amen po. Amen. Karapat dapat ang papuri po sa salamat na ito para sa Diyos. Kasi bakit? Napakatindi, napakabigat po nasasapitin ni Daniel kung di po nila malalaman at o may papaliwanag yung panaginip ng hari ng time na yon. Nakatuwa po sa buhay po ni Daniel na sa lahat ng sitwasyon ng kanyang buhay, ang Diyos ang kanyang number one na sinasanggun. Amen. Siya yung unang-unang lalapitan sa lahat ng sitwasyon kasi alam niyang hindi siya mapapahamak. Amen po. Amen. Daniel was very bold. He pronounced the true meaning of dreams and visions even when those would be negative and unpopular. Alam niyo po si Daniel, napaka-boldness po niya magsalita. Matapang po siya. Magsabi na mga kahulugan ng mga panaginip at pangitain. Kahit na yung panaginip at pangitain ay pangit, sasabihin niya yung katotohanan. Katotohanan na ano po? Na yung sinasabi ng Diyos. Kaya sa ating buhay, huwag po tayong matakot magsabi ng katotohanan. Amen. Yun po yung katangian po ni Daniel. Alam niyo po yung hamon po dito, sa Diyos ka magtiwala, mawawala ang balisa, lupos ang lubos ang pagpapala sa taong nagtitiwala. Amen po. Amen. That time, alam niyo po yung reward na natanggap po ni Daniel. Yung pong naitas po siya sa posisyon. Pinangaralan siya ng hari. Alam mo, yung nagpatirapa si Nebuchadnezzar, yung mukod siya, at sabi ni Nebuchadnezzar,
tunay ngang dakila ang Diyos mo. Daniel. Amen. Kapag po pala tayo nag-i-stand sa ating pananampalataya, nahayag yung kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Di siya nagsishare pero nahahayag sa pamagitan lang po ng kanyang pananampalataya. Amen. Inilalaban niya. Inilalaban niya ang Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Amen, amen po. Kasi kahit saan siya magpunta, ang Diyos ang kanyang paparangalan. Ang Diyos ang kanyang susundin. Wala ng iba. Amen. Kaya lang dumarating talaga tayo sa time na nanghihina tayo. Nahirapan tayo ipaglaban ng Panginoon. Nahirapan natin ipaglaban ang gawain ng Panginoong Diyos. Amen. Minsan yung ating lang nagiging hadlang is, alam mo yon, yung ating pagod, stress, ano pa, mga pagsubok sa buhay. Minsan yan lang yung mga nagiging hadlang. Pero sa buhay po ni Daniel, kahit pa kamatayan, ang ibigay sa kanyang pagsubok, hindi siya matitinag. Tatayo at tatayo siya. Maniniwala at maniniwala siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. 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 Ulitin ko lang po ang hamon, sa Diyos ka magtiwala, mawawala ang balisa, lubos ang pagpapala ng tao nagtitiwala. Magtiwala ka sa Panginoon Diyos. Amen. Amen. Next pong scenario, favor, protection, and reward pa rin po makukuha rito ni Daniel. Alam niyo ba magkakasama po ito? Noong time po na yan, ito po naman yung alam niyo na po ang kwento. Noong itinahapon si Daniel sa kulungan ng mga leon, alam na alam po natin ang kwentong ito. Sa chapter 6 verse 10, nang malam ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuot siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintana ng nakaharap sa Jerusalem. Tatlong beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang pinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Kasi yung time na po na yan, dahil po naiingit sa kanya. Kapag po pala may naiingit na sa iyo, ibig sabihin na po promote ka na talaga. Amen? May naiingit na ba sa inyo? Ibig sabihin, nasa maganda ka na palang posisyon. Amen po. Grabe yung pagkaingit nila kay Daniel. Pero alam niyo po sa buhay po ni Daniel, siya po ay napaka-pasensyoso. At higit sa lahat, napaka-prayerful po niyang tao. Amen. Hindi po niya pinapatulan. Hindi niya pinatulan yung mga naiinis at naiingit sa kanya. Alam niyo po sa noong time po na yan, pwede patulan po yan ni Daniel. Bakit po? Kasi matalino po yan. Kaya-kaya niyang gamitin ang kanyang dunong. Kaya-kaya niyang gamitin yung kanyang posisyon para siraan din yung mga naiingit at gusto rin sumira sa kanya. Pwede niya po yung gawin. Pero dahil nga po siya, ay may pananampalataya sa Diyos at ang Diyos ang maghihiganti. Grabe. Sa Diyos niya talaga pinagkakatiwala lahat. Amen po. Amen. Grabe yung tiwala niya sa Diyos. Yung kahit na alam niya talagang ipapatapos sa kulungan ng mga leon, nag-pray pa rin siya. Kasi noong time na yung bawal mag-pray. Pero ginawa niya pa tatlong beses pa sa buong maghapon mag-pray. Amen. Pero alam niyo po ba na sinasadya po talaga yun? Sinasadya ang mga sitwasyon na yun. Bakit po? Para pumahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa ating buhay. Huwag kang matakot. Kaya pala lagi sinasabi sa salita ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen? Kasi yung takot po talagang lalamon ng ating pananampalataya. Diyan po mas madaling gumuho ang ating pananampalataya once na tayo natakot. Amen? Kasi pag natakot na tayo, magpapanik na tayo. That time si Daniel, napakaano lang, relax lang. Wala siya, aywan ko, napakagrabe yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Dahil po, kilala niya ang Diyos. Amen. Amen. Hayag sa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa chapter 6 verse 16, dahil dito, inutos ng Haring Dario na ihulo si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mong pinaglilingkuran. Amen. Kasi po yung hari ng time na yan, nag-aalala kay Daniel.
Gagawa pa nga dapat siya ng paraan para mailigtas si Daniel eh. Kaya lang din ako. Kasi bakit po, grabe mangulit yung mga naiigit kay Daniel. Nagsusumbong talaga. Si Daniel po, nag-ano po, nagpipray po 3 times a day. Pero dahil nga di pwedeng mabali ang utos ng hari, kailangan niya yung gawin. Pero dahil nga po sa pananampalataya ni Daniel, di po siya natakot. Nag-pray pa, parang nag-declare pa yung hari na may iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mo pinaglilingkuran. Alam niyo po yung favor, susunod ang protection. Naniniwala kasi siya po, protektahan siya ng Panginoon. Sa chapter 6, verse 21 to 22, sumagot si Daniel, "Mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikaw na ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala ang kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo." Amen. Huwag kang matatakot kung wala kang ginagawang kasalanan. Amen. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Maranasan mo ang pabor, proteksyon, reward na nagmumula sa Panginoon. Amen. 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 Literal pong pinatikom ng Diyos ang bunganga ng mga liyan. Ano sabi po rito ni Daniel? Pinatikom ng mga anghel ng Diyos, mga sinugo ng Diyos. Bakit po? Dahil wala siyang nagawang masama laban sa hari. Amen? Grabe. Grabe yung, alam mo yon, yung time na yan na, ano kaya ang feeling ni Daniel habang pinapatikom ng mga anghel yung mga bibig ng leon? Grabe no, amis na amis si Daniel. Grabe kapangyarihan ng Diyos. Amen? At naniniwala ako, na mas naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos at naniniwala ka na kaya gawin to ng Diyos sa iyong buhay, mangyayari yan. Amen. Walang makahadlang. Dahil ang iyong pananampalataya ang susi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Thank you, Lord. Amen? Amen. Sa Daniel 6:25-28, "Pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig, isinaad sa sulat, sumainyo kapayapaan." Sa verse 26, "Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leyon. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia." Amen. Nakuha ni Daniel lahat. Favor, protection, reward. May pabor agad. Amen. Yung hahakbang ka, natatakot ka lang eh, alam mo yun, hindi pala napalataya ka na makakapagtapos ka ng pag-aaral. Pero dahil humakbang ka, andun na agad ang favor. Tapos yung protection, alam yung protection na yun? Yung protection po na iyong hinakbangan ay pagtutungo ka sa reward. Amen? Amen. Cover na ni Lord, cover na ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, yung protection na yun. Purang makuha para makuha mo yung reward. Amen? Kaya kailangan po natin manatili sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Amen? Favor, protection, reward, lahat kasama yan sa araw-araw. Amen po. At iniwala ko sa lahat ng mga nananampalataya sa Diyos, may favor ang Lord. Kanina nga lang yung narinig kong balita sa aking magulang, natutuwa ako. Favor, protection, at iniwala ko dulong reward na yun. Amen? Amen? Hindi ko lang siya ma-share dahil very, ano lang siya, sa family matters siya. So, natutuwa po ako dahil, grabe Lord, maniwala ka lang, humakbang ka, may favor agad ang Panginoon Diyos na gagawin sa iyong buhay. Amen? Poprotektahan ka pa niya upang makuha mo yung reward na nakalaan para sa iyo. Amen. Mag-stay ka lang sa iyong pananampalataya. Stand ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Ilaban mo si Lord. May nag-iaya sa iyo ng Sunday. Ilaban mo si Lord. Amen? Alam niyo po, nung college, syempre pagka first year ka, may mga acquaintance party.
ay mas mahal ko si Lord. Sabi daw ay Sunday ang acquaintance party. Sabi ko kahit na hindi ako pupunta. Pipiliin ko si Lord. Mag-ay kasi na lang naman yun sa grades. Amen? Sabi ko lang, hindi ako pupunta. Kasi linggo, ang linggo para sa'yo. Kasi pag po pala nag-stand tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon, nahayag ang kanyang kapangyarihan. Amen. Amen? Amen. Kaya po nung nag-stand po ako noon, naging Sabado acquaintance. O edi, sila nag-adjust. Ngayon ko natutuwa sa Panginoon at maraming akong mga na-experience na once na po pala naniwala ka sa Panginoon, nananampalataya ka, pinanghawakan mo ang kanyang salita, mararanasan mo ang una, favor, protection, at reward. Yan po ang kapangyarihan ng pananampalataya. Amen. Ito po ang hamon po sa atin. Ang taong nananatili sa kanyang pananampalataya, ang pabor, protection, at gantimpala ay hayag na makikita. Hayag mo yung makikita. Once na ikaw ay nananatili sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Sabi po sa Hebrews 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mong lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya may Diyos at siya ang nagbibigay ng katimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. Kaya po pala, hindi po pala maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kaya po pala nung nag-stand si Daniel na hindi siya kakain na kahit anumang pagkain na mula sa hari, yung word dito, kinalugdan siya ng Diyos. Pinagbigyan siya ng Diyos. Kasi bakit po? Mayroon siyang pananampalataya Amen. Sa Diyos. Amen! Ilalagdag ko lamang po doon sa book po ng Daniel. Ano po si Mesak, Sedra, Abednego? Alam po natin nung time na yun, yung nangyari po sa kanila, yung tinapon sila sa mainit na pugon. Sobrang init. Yung may hawak nga sa kanila, di pa nga sila nakakapasok, namatay na. Pero yung tatlong ito, nanatili sa kanila pananampalataya. Amen. Sabi po nung hari, pag hindi kayo yung itatapon namin kayo sa pugon. Alam niyo po ang sabi nila, kahit na hindi sila iligtas ng Diyos, hindi pa rin sila sasamba sa rebulto. Pinaglaban nila ang kanila pananampalataya. Amen. Lord, kahit na ganito ang sitwasyon ko, kahit ako naghihirap, kahit ako nahihirapan, mananatili pa rin ako sa iyo, Lord. Amen. Ipaglalaban ko pa rin ang aking pananampalataya. Kahit na nahihirapan ang aking kalooban, kahit na ganito ang aking sitwasyon, kahit na, Lord, iloloko ako, kahit na, Lord, sinasaktan ako, kahit na nahihirapan ako, mananatili pa rin ako sa iyo, Lord. Pipiliin pa rin kita. Amen. Gaano mo kamahal si Lord? At gaano mo ipaglalaban ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Sabi po sa Hebreo 11 verse 3, dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga pinangako ng Diyos, nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon. Niniwala ako, basta ikaw ay tumayo sa iyong pananampalataya, ang pabor, proteksyon, at reward, mararanasan mo. Amen. Katulad sa buhay ni Daniel. Amen. Tayo po lahat tumayo, tayo po ay manalangin.